Hello guys, welcome back to my channel. So, meron akong gagawin ngayon na home theater. Bali ito guys, Sony. Okay, so check natin. Ito guys, Sony. Ito yung model niya. DVD home theater system. DAV-DZ570K. Okay, so ang problema nito, nagpo-protect siya. Okay? So, ipa-plugin natin para malaman natin kung nagpo-protect nga siya. Okay, power on ko. So, yan na guys. Yan no. Push power protector. Okay. Yan. Yan ang problema nito. Okay, so bubuksan natin to at titingnan natin ang loob. Okay guys, ito yung laman yan sa loob. Ito yung power supply. Ito yung pinaka amplifier niya. Okay, so check natin itong mga voltahe dito na gagaling sa power supply papunta dito sa amplifier. Okay, so check natin itong voltahe. Okay, so i-zoom natin para makita natin. Ayan guys. Okay. Check natin itong mga voltaheng ito. 12 volts, 14 volts, 9 volts, saka 6 volts. Okay, so check natin. Okay guys, ipa-plug in ko. So yan, may power na siya. Check natin yung mga voltahe. Meron siyang 6 volts. Okay, naka push power protect ito. So check natin muna yung supply na 6 volts. Ayan, meron siyang 6 volts. Okay, so bali wala pa yung 12 volts. Saka yung 9 volts. Wala pa siya. Kasi naka-post power protect siya. So, check tayo dito. Dito sa amplifier. Nagpo-protect siya, kaya hanapin natin kung bakit nagpo-protect siya. Okay? So, tatanggalin ko muna ito, guys. Itong heatsink. At mag-check tayo ng voltahe. Okay?
Okay guys, natanggalan natin yung heatsink. So check natin yung resistance. So wala guys. Check natin yung voltage. Okay, so guys, meron tayong ilalagay na supply dito sa TP. Yan. So supplyan natin ito guys ng 3.3. Ito guys, oh. TP3510. Itong dot na to, so supplyan natin ito ng 3.3. Okay? So kukuha tayo ng supply dito. Yan. E dahil 3.3 ito. Okay? So magja-jumper tayo papunta dito sa yan, TP3510. Okay, so kukuha lang guys ako ng wire, check natin kung maalis yung protect. Okay, so guys, maglalagay ako ng wire dito, TP3510. Okay, dito natin guys ko connect. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung saan ko kinabit. Dito guys. Yan. 3.3 volts yan. Okay, so pumunta siya dito sa TP3510. Yan.
Okay, so check na natin. Ayan guys. So magmula dito sa IC, kumuha tayo ng supply na 3.3. Then ikinunik natin dito sa TP3510. Okay. So guys, ipa-plugin ko na. Okay, so ito yung power. Natin yung display. So yun guys, so wala na yung protect. Yan, nawala na siyang post power protect. TV na siya. Check natin yung function. Audio. DVD. Okay. Then, tuner. Oh, yan. Nawala na guys yung protect. Post power protect. Yan. So, nakuha natin guys yung problema. Sukatan natin ang boltahe ito. Kung ilang boltahe yung pumasok. Okay. Lagyan natin sa ground. Yan, naka-ground siya. Okay. Check natin dito yung supply. Okay, check natin yung supply na galing doon sa IC. Ayan natin sa DC. Ayan guys, so meron siyang 3.3 volts na galing dito sa IC. Ayan, 3.3. So ngayon guys, check na natin dito yung supply. Okay, check natin yung voltahe dito sa supply. Ayan guys, meron ng 12 volts. Kanina wala yan. Check natin yung 9. Ayan, meron siyang 9. Then 6 volts. 6 volts. So, nag-normal na guys yung mga supply na papunta sa amplifier. Okay. So, bali, kakabit ko muna itong heatsink para hindi siya mag-overheat yung IC. Then, ititesting na natin yung speaker. Okay. Okay guys, nakabit ko na yung speaker center. Kuminahal mo ako. Ayan guys, meron siyang sound oh. For me, you're the best father in the world. Okay. I still miss you. So ayan guys, okay na siya. So ang ginawa natin, naglagay lang tayo ng supply na 3.3 sa TP3510. Okay? Dito
back to banda, guys. Okay. So tatakpan ko na lang, guys, ito at obserbahan ko pa. Okay. So ito na, guys, yan, no? Okay. So guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga i-upload kong bagong video. Okay? Thank you, guys. Maraming salamat and God bless.